ating alamin at suriin kung bakit nga ba si Marcos ay nanindigan hindi ibibigay ang West Philippine Sea sa China. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Sa patuloy na kaguluhan na nangyayari sa iba't ibang parte ng ating mundo, ang Pilipinas ay narapat lang talagang palakasin pa ang mga armas, sundalo at ekonomiya ng ating bansa. Dahil sa patuloy na pagtaas ng tensions ng China sa West Philippine Sea at ang kabi-kabilang issue na sangkot ang China sa maling gawain at pambubuli nito, lalong-lalo na sa Pilipinas. Tila hindi na din kasi makatao ang ginagawa nila at sadyang sumusobra na. Ang ilan sa mga ito ay pagtatayo ng mga artipisyal na isla, pambobomba ng water cannon, panggigit-git at pangaharang ng barko ng Pilipinas. Ilan lamang ito sa pang-aabusong ginagawa sa atin ng mga Chino. Kung kaya't ang Pilipinas ay narapat lang palakasin pa ang sandatahang lakas nito. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Biyernes na ang Pilipinas ay hindi susuko at gagawin ang anuman na kinakailangan upang maprotektahan ang ating soberanya sa harap ng malawak na pag-angkin ng Beijing sa South China Sea na kabilang ang mga bahagi ng West Philippine Sea. Sa pagsasalita ng Institute for Strategic Studies sa Shangri-La Dialogue, ang pangunahing forum ng pagtatanggol sa Asia, sinabi ng Pangulong Marcos na ang pag-angkin ng Maynila sa South China Sea ay hindi nagmula sa imahinasyon, ngunit mula sa international na batas. Ayon dito, tinutukoy ng Pilipinas na ang ating teritoryo at mga maritime zone sa paraang angkop sa isang responsable at masunurin sa batas na miyembro ng international na komunidad. Hindi tulad ng iba, isinumite ng Pilipinas sa mga assertions sa mahigpit na legal na pagsiyasat ng mga pangunahing juris sa mundo na tila tinutukoy ang Beijing na patuloy na tumatanggi sa iginagalang na desisyon noong 2016 na nagpawalang visa sa malawak na pag-angkin nito sa South China Sea. Ang Pilipinas ay matatag na legal na katayuan sa pamamagitan ng malinaw na moral na pag-angkat. Nagsusugma po sa lakas na gawin ang anumang kinakailangan upang maprotektahan ang ating soberanya hanggang sa huling saklaw ng ating teritoryo. Ang Pilipinas aniya ay hindi papayag na sino man na alisin sa West Philippine Sea mula sa kabuuan ng maritime domain na nagbubuo sa ating bansa. Sinabi ng ating Pangulo na siya ay nanumpa sa mataimtim na pangakong mula sa unang araw na siya ay manungkulan. Wala siyang balak na sumuko. Sinabi niya na ang Pilipinas at mga katulad na bansa ay hindi lamang tagamasid na mga tagaganap na at kaganapan sa mundo, na sinasabi na tayo ay may-ari ng mga salaysay ng ating rehiyon sa komunidad. Kaya naman tinatanggihan ang anumang pagtatangka na tanggihan ang aming mga estratehikong ahensya, lalo na ang pwersa na naglalayong ipailalim ang mga interes nito. Dagdag pa niya na ang mundo ay dapat tanggihan ang mga hindi makatarungang salaysay na naglalayong ipasok ang natanging pambansang interes sa tinatawag na pangunahing bansa, na dinamika na naglalayong magtaklaw ng hierarchy sa mga bansa. Bagamat hindi niya direktang binanggit ang Beijing, ang superpower ni Asia ay nakatanggap ng pandaigdigang pagkondena para sa lumalagong agresyon at militarisasyon nito sa South China Sea, kabilang ang panggigipit sa iba pang mga nag-aangkin na mga bansa sa estratehikong daluyan ng tubig. Ang mga pagtatangka na ilapat na mga lokal na batas at regulasyon na lampas sa teritoryo at jurisdiksyon ng isang tao ay lumalabag sa international na batas na nagpapalala ng tensyon at nagpapahina ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon.
Ang rehiyon ay walang ibang kinabukasan para sa South China Sea, maliban sa naisip ng Association of Southeast Asian Nations na isang dagat ng kapayapaan, katatagan at kasaganahan. Sa kasamang palad, ang pananaw na ito ay nananatiling isang malayong katotohanan. Ang iligal, mapamilit, agresibo at mapanlinlang na mga aksyon ay patuloy na lumalabag sa ating soberanya, mga karapatan sa soberanya at nasasakupan. Tiniyak niya na ang mundo ng Pilipinas ay nakatuon sa pagtugon at pamamahala na sa mahihirap na isyu, partikular na sa South China Sea, sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya batay sa 1982 UNCLOS at pagbubuklod ng 2016 Arbitral Award na aniya ay nagbibigay ng matatag na pundasyon para sa mapayapang resolusyon sa pamamahala ng ating hindi pagkakaunawaan. Ang patakaran sa South China Sea ay itinayo ng dalawang touchstone na ito. Inamin din ng Pangulong Marcos na tiniyak ang impluwensya ng China sa sitwasyon ng seguridad at ebolusyon ng ekonomiya sa rehiyong ito ay permanente. Kasabay nito, ang nagpapatatag sa presensya ng Amerika ay mahalaga sa kapayapaan sa rehiyon. Ito ay hindi kailanman isang pagpipilian. Ang parehong mga bansa ay mahalaga. Tinutukoy niya ang estratehikong kompetisyon sa pagitan ng Estados Unidos at China ay tumatagos sa humuhusbong na rehiyonal na tanawin. Ang kanilang tunggalian ayon sa kanya ay pumipigil sa mga estratehikong pagpili ng mga rehiyonal na estado. Ang kanilang paligsahan ay nagpapalala ng mga flashpoint at lumikha ng mga bagong problema sa seguridad. Ang patuloy na katatagan ng rehiyong ito ay nangangailangan ng China at Estados Unidos na pamahalaan ang kanilang tunggalian sa isang responsableng paraan. Sinabi din niya na ang mga pinuno at matataas na opisyal ng anumang pagsisikap na lutasin ang mga pagkakaiba-iba ng dagat ng East China Sea at South China Sea ay dapat na nakaangkla sa international na batas, particular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Kung kaya't, narapat lang talaga na ipaglaban ng Pilipinas ang karapatan natin sa ating teritoryo sapagkat tayo dapat ang nanglilinang sa ating likas na yaman at walang sinuman ang narapat na hadlangan o pigilan ito. At ilan lamang yan sa mga impormasyon kung bakit nanindigan si Marcos na hindi ibigay ang West Philippine Sea sa China. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.